Hello, hello guys! Hello po! Ayun guys, bago tayo mag-interview sa isang kababayan natin dito sa Europa, siyempre magpakilala muna tayo. Ako po si Tyron Nunesa, ang vlogger na walang viewers. Ayun guys, maraming salamat sa mga sumusuporta na aking vlog. So, thank you nga pa lahat. Road to 4K na tayo. But anyway guys, nautala ko ah. So, meron tayong interview ngayong kababayan natin na naka-base ng bar ng London. So, andito siya ngayon para lang sa 2 weeks vacation. Ayan, and bukas babalik na ulit siya ng London kasi doon na siya naka-base. Walang iba. Siyempre, si Dolly Valencia. Apelido mo? Isa pa? Beltran. Ah, Beltran. Ayun, si Dolly Beltran. Ayun guys, so siyempre unang tanong natin kay Dolly. Bumati ka muna Dolly sa ating mga viewers. Hello. Kumusta na kayo lahat? Ayun, mga viewers ni Tyron Nunesa. So ngayon Miss Dolly, tatanong ko, saan ka nga pala sa Pilipinas? San Mariano, Isabela. Ah, Isabela Norte. Oo. So anong pinakasalita doon? Ilocano. Ibanag. Ah, Ibanag. Okay. Ibanag pala. Wala akong alam dun sa salitang. So, but anyway, umalis ka ng Pilipinas, at bakit mo naisipang mag-abroad? Pumunta dito sa Europa? Dahil sa kahirapan. Oo, kaya... Anong year yun, umalis ka ng Pilipinas? 2002. Pero ang first na alis ko is 1986. Saan ka nagpunta? Singapore. Ah, nag-Singapore ka muna? Eh, talaga palang malalakbay ka. So, from Singapore, 1986. To Spain. Ah, so hindi ka na umuwi? Hindi, umuwi pa ako. Umuwi. So, ang visa mo from Singapore na? No, kaya nagkaroon ako ng dalawang anak. Ayun. So, ano nagsisingapore ka? Dalaga ka pa noong time na yun? Meron ng asawa. May asawa na. Batang nag-asawa. Ayun. 16 to 17 lang. Bata nga. So, ngayon, nung umalis ka sa Pilipinas, so hindi ka na pala dalaga na may dalawa ka ng anak, ilang taon yung panganay mo? Nung umalis ako, mag-Singapore, wala pa akong anak. Oo. Ah, wala pang anak. Oo, okay. 1989, bumalik ako. Ng Pilipinas. Tapos, so, doon ka na nagkaanak? 1990, nagkaanak na ako. Ah, ayun. Sa panganay ko. So, from then, balik ka na naman Singapore to Spain naman. Ah. Ayun. Kasi si, hindi nyo nalaman guys, na si Miss Dolly, dati siya dito sa Barcelona. Oo. So, ayun, siyempre, masaya dito sa Barcelona. Yun nga lang, bakit mo naman naisipan, ngayon naka-base na siya ng London, bakit mo naman naisipan na lumipat ng London? Eh, dito maganda na din ang kita mo, Euro, na dito din yung dalawa mong anak. Bakit po, bakit mo inisipan, naisip na lumipat ng London? Dahil sa pandemic. Ah, sabagay, tama nga na dahil sa pandemic. Oh. Nag-pandemic, nag-cross ako doon. So, kung bibigyan ka ng chance na makapagtrabaho uli ng Barcelona, saan mo pipiliin? Sa London o dito? Doon na lang. Ah, doon na lang. Oo. Kasi medyo magaan ang pasok ng pera. Ang pasok, maganda ang pera kasi pounds. Oo, so. Maganda. Pounds. Ayun. So, hindi mo na ipagpapalit. So, gusto mo na talaga doon? Oo. E, paano yun na dito sa Barcelona, ang dalawang mong anak? May balak ka bang dalhin sila doon? Or ano balak mo? Kasi ang gusto nila dito. Kaya dito na lang sila. Ah, dito na lang sila. So pwede na lang sila bumisita doon. Pasyal na lang sila doon sa akin. Oo, sa bagay na. Or ikaw mamamasyal dito. Okay. Kaya ako na lang kuha doon. So, gano'n ka na kayaman ngayon? Grabe talaga. Gano'n na kaya ba si Miss Dolly? Ano na talaga? O kasi pounds ang kanyang kinikita eh. Sana nga. Oo. Maging mayaman ng lubos-lubusan na. Para makatulong naman. Iyan ang pinaka-the best talaga. Makatulong sa katulong sa kapwa. Katulong. Sa balita ko, ang kumikita kasi guys siya ng 150 pounds sa loob ng isang araw. Would you imagine? 150 pounds, it means nasa 10,000 per day. Saan ka pa? Grabe,
pala. Parang gusto ko na lumipat ng London. Depende naman sa client. Ah, okay. Okay. So, itanong ko lang, anong tipo ng trabaho mo doon sa London? Caregiver. Caregiver. So, nung simula nung dumating ka doon, yun talaga naging trabaho mo? Oo. Hindi ba, yung mga taga, mga British ba, ano ba sila, mga friendly ba sila, mga... Pero anong masasabi mo? Anong pagkakumpara mo sa mga Spanish tsaka sa mga British? Parang parehas lang eh. Parang parehas. Mabati sila, di ba? Mabati sila. Meron naman yung matapang. Ah, okay. Gaya rin ng Spanish. Ganun rin. Ah, sa bagay. Parang daliri. Hindi mo yung tanong, Miss Dolly, nakarating na rin ako ng London once. So, yun yung time na na-operan yung pinsan ko sa, ano, sa puso. Dinala ko siya. Since then, wala. Basta hindi ko... Ewan ko, pero ngayon parang gusto ko nang doon na rin magtrabaho sa London. Tara. Oo, tara. Oo. So, happy ka na doon? Oo naman. Sa kwan, sa happiness, oo. Nandito. Yung happiness dito? Ano? Oo. Sa ang pera naman? Ang pera, nandoon. Nandoon. Kaya, kumikita ka doon, kung gusto mong gastusin ang pera mo, baka dito, sa happiness. Ah, sabi. Diba? Pero dapat ang pera hindi natin dito ginagastos yan sa Pilipinas. Ayun na nga sa Pilipinas. Kasi malaki ang value ng ano. Sa Pilipinas, makakatulog sa mga pamilya. Oo. Oh, so, ayun. Mabawi. Sabagay mo, ang tama. Kasi... Mabay din nung si Miss Dolly. Nakita ko na isang araw, nagpadala siya sa mga kapatid niya sa Pilipinas. Nagpapackage pa siya. Kaya ang blessing siya, tuloy-tuloy. Iyan naman talaga ang lapit. At hindi naman natin madadala sa hukay lahat ng ating mga kawawa naman, mas lalo na kawawa sila ngayon, mas lalo ngayon, pandemic. Pandemic, oh. Hindi na huminto sa kanila. Oh, oh. Ewan ko nga ba kung bakit. So bakit, ang bakasyon mo, 2 weeks lang? Ayun ang binigay ng company. Ah, okay. Yun ang binigay. Limitado lang pala. Pero kung magre-request ka for 1 month, pwede naman? Pwede. Ano ito yung bakasyon mo, may bayad ba yan? Oh, with pay ito. Ah, it's very good. No? Oh, with pay. At least, oh. Kunin mo ngayon ng 15 days. Kung gusto mo, kukunin mo na naman sa... Sa next. So, meron ko pa 15 days. Oh, meron pa 15 days. So, sa loob na isang buwan, meron kang 1 month vacation with pay. Para din pala dito. Ano? Pagkakaiba lang, guys, medyo mataas yung, yung currency ng pera nila. Tsaka yung per hour nila, medyo mataas doble. Din. Oh, oh. Dito 15 euro, mas mataas pa pala sa kanila. So, ayun. Okay. So, nung nandito ka sa, ano, sa Barcelona, anong naging trabaho mo naman dito? Naging trabaho ko sa restaurant. Ah, restaurant. Okay. Kaya pala payat ka nun, ano? Kasi pag sa restaurant, kasi katulad ko, pwede mo na itanong, bartender ako dito sa isang cocktail bar. So, simula ng pag-pandemic, yung hindi ko trabaho, tinatrabaho ko na rin. Ayun na. O yun. Kaya, ayun. Yung nga, pag ingat lang. Pero sa pag-iingat, yan, hindi mo na itanong, nagka-COVID tayo. 2 months ago, pero sa awa ng Diyos, survivor tayo. So, maraming salamat sa mga nag-pray sa akin, mga Tyronautics. So, ano ba may tatanong natin kay Miss Dolly? So, balita ko si Miss Dolly single kasi balo siya, namatay na asawa niya. So, wala ba nagpaparamdam sa isa sa UK? Wala. Ah, wala. Kasi trabaho, no? Trabaho. Sabagay kung saan ka nakapokus. Oo, focus mo na sa trabaho. Importante. Yan muna. Wag na muna. Oo, sa bagay. So, yung mga anak mo naman, dito na lang talaga sila. Uh-huh. Hindi ayon nila doon. Babakasyon na lang siguro. Babakasyon na lang. Papasyon sa akin. Sa wagay guys, ano dito eh. Ang Barcelona kasi para ka lang nasa Pilipinas eh. Ano, masaya. So, dito kasi, tayo, pag nasa abroad, kailangan ko talagang, ano, trabaho lang talaga. Hindi natin kailangan magpakasya. Kung magpapakasya lang tayo, di huwag na tayo umalis ng Pilipinas, di ba? Tsaka napakalaking advantage ng pamilya natin na meron tayo na nasa abroad. Oo. Ano? Na meron. Dahil ano eh, katulad niya, pandemic, di ba? Kahit paano nakakabigay tulong tayo sa ano. So yun guys, ano pang gusto niyo malamin kay Miss Dolly? Oo, isa siya masasabi ko, ano, successful siya, ang ano niya, trabaho niya, ang buhay niya dito sa London. So, nung nandito siya sa Barcelona, nagkaroon din ng anong tuition kanilang buhay kasi nga na ano sila, na nakawan sila dito, na pasok yung bahay nila. So, tanong ko lang nung mga pasok ang bahay nyo, may mga cash bang nawala sa inyo time niya? Mayroon. 12,000 euros. Kita nyo guys ha.
napasok yung bahay niya, nakuha yung kanilang ano, 12,000 euros na pera. Would you imagine, inipon-ipon mo, ano? Hindi ba naibalik ng insurance yung mga galo? Hindi. Kasi hindi naka-insurance yung bahay. So ano nangyari doon sa bahay na yon? Iniwan namin. Iniwan nyo ng... Paano yung mga gamit nyo? Marami pang nakanakaw? Oo, marami. Ah, okay. Yung pera lang, pati yung kwan, electric bike ng anak mo. Motor. Kasi dito sa electric ano? Motor, yun, oo, diba? Electric, oo, motor. Dito kasi guys sa Barcelona, marami din mong ganyan eh, di ba? Mga magnanakaw, inaakit ang bahay mo. So, kailangan extra ingat ka lang. Sa London, wala namang magdaman. Meron sa Central. Ah, meron din. Guys, anywhere talaga po ang mga kawatan. Kaya mag-ingat-ingat na lang. So, ayun guys. So, ayun guys. Sige, Miss Dolly, wala ko bang babatiin? Ayan. Buwati ka naman sa ating ano, sa ating vlog. O baka mapanood ka ng mga pamilya mo. O, basta kayo lahat dyan. Oo, ayan. So, bukas po si Miss Dolly po, babalik na po siya. Ingat na lang tayo lahat. Yes, tama. Lalo ngayon, pandemic. Oh. Ano, napakadelikado. Hindi natin nakikita pa anong kalaban natin. Ingat na lang. So yun guys, maraming salamat sa mga nanood. Thank you so much. So, sana po sa hindi pa nagsusubscribe, subscribe na po kayo. At saka pindutin nyo lang yung bell para updated po kayo sa ating mga video na ilalabas. Ito po si Tyron Onesa. Ang channel ko po ay si Edwin Onesa. Miss Dolly, maraming salamat at pinaulakan mo itong ating interview. Ayan, at sana kami naman ang makabisita sa iyo sa London. Oo naman. Okay. Thank you, Miss Dolly. Maraming salamat. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.